Ayan po ang ating aalamin kung paano nga rin po ba malulunasan ang inyong nararamdaman. Balikan lamang natin, Doc, yung iba pang katanungan tungkol dito sa dyspepsia. May mga iba ba ang uri ng dyspepsia na maaring ma-experience o mag-suffer yung isang patient? Yes. So as we have said a while ago, ang dyspepsia, common symptom siya, but iba-iba yung root cause. Mm-hmm. No? One of the most common cause is paggaling sa stomach. Paano mo makakarakterize? The pain is epigastric, nasa sikmura. Mm-hmm. And usually, pagka gastritis or ulcer siya, it usually comes before meal. So, nangyayari yon when you are hungry and pag pinasok mo yung pagkain, kung ulcer na, masakit din pag-enter ng food. Mm-hmm. Now, kung gallstone, usually at first epigastric, but later on pumupunta na siya dito sa right upper quadrant natin. At ang kaibahan, usually pag gallstone ang pinanggalingan, it occurs after meal, pag busog ka. Okay. Pag immediately after kumain ka. So doon pa lang sa dalawang yon, pag sumasakit o ang dyspepsia mo nangyayari before meal, more on stomach yan. May ulcer ka o gastritis ka or GERD. But pagka after meal, lalo na kung fatty yung kinain mo, fatty liver gallbladder yan. Mm-hmm. Usually gallstone yan. And ang may gallstone, hindi nakaka-tolerate ng oil or fats. Talagang sasakit at sasakit yan after eating a fatty meal. And ayun, minsan nagmumove na siya sa right upper quadrant. Now, if parasitism naman, kasi ang parasitism, unknown cause yan. Lagi yung hindi kinoconsider. Lagi yung hindi naaalala. So, pinaaalala natin sa mga nakikinig at nanonood na ito ay kailangan i-consider. Well, maraming hindi familiar. Yes, but is siya yung cause. So pag parasitism, walang specific place. So minsan epigastric, minsan nasa right, minsan nasa left, minsan nasa lower abdomen. And minsan may rumble yung tiyan mo. And kadalasan may tunog, maingay yung tiyan, yung abdomen. Para kumukulo, Doc. Oo, kumukulo. Parang may crook sound ang tiyan mo. Oo. Try to observe kung nangyayari yan, more on full moon. Mm-hmm. Kabilog ang buwan, saka maingay yung tiyan mo, ay lalong kumpirmadong parasitism. Why? Pagka kasi full moon, ang mga parasite, naka-detach sila. Oo, tsaka hindi sila nakastuck. Yung normally kasi, nakakagat sila sa lining ng stomach natin. Ah. Oo, but during full moon, nakabitiw sila. They are busy doing procreation. So, mas erratic sila pagka okay. Full moon. Kaya maingay, no? Lalo na kung tapeworm ang meron ka, mahaba kasi ang tapeworm, kaya maingay pag gumalaw sila. So, mas maganda kung parasitism lang because we can treat it through detox lang and wala nang masyadong invasive procedure. So by merely yung mga symptoms pa lang, magkaka-idea na sila kung saan galing yung dyspepsia nila. Yes. Yung sa before meal, after meal pa lang, saka yung maingay ang tiyan, magkaka-idea na sila. Ano naman po ba, Doc, yung risk factor ng dyspepsia? Iyan ba ay nasa edad rin na dahil nga po matanda na, bumabagal na yung metabolism, mahilig kumain ng oily and fatty food? Ang mga risk factor, hindi kasi masyado sa edad ang dyspepsia, no? Whatever age that you have, kahit nasa 20s ka pa lang, kung unhealthy ang lifestyle mo, pwede kang magkaroon ng dyspepsia. But of course, mas high risk yung mga may IBS. Ano ba yung IBS? Inflammatory bowel disease. Maraming may IBS, hindi niya alam na IBS yun. So, hindi kasi naintindihan ng tao. Yun yung pag sumakit ang tiyan mo, nag-cramps, kailangan mag-CR ka. Kailangan mailabas mo siya. Pagka hindi, lagi kang emergency para mag-move ng bowels. Then yung IBS. Na usually watery or diarrhea.
Kaya minsan nakakahiya kung halimbawa may meeting ka, nasilip na ka ng meeting, na stress ka dahil nandun yung kalaban mo or whatsoever, more acid. Wala siyang pinipiling oras, basta sumakit, kailangan mong maghanap ng CR kasi yun ang makaka-relieve. Ibig sabihin, may imu-move ka talaga noon. Parang urgent talaga painful siya. Urgent. Urgent peripheral bowel movement. Yan ang ganyan ng may IBS. Then also, of course, yung mga manginginom, mahilig uminom ng alak. Because, of course, alcohol is acidic, of course. Smoking also. Of course, yung mga chemicals doon sa cigarette, talagang ano yan, that will cause dyspepsia. And nabanggit na rin natin yung use of pain reliever. So, nakakatestes talaga yan ng sikmura, no? And ito pa, yung mahilig mag-skip ng meal. So, yung, lalo na yung mga hindi nagbe-breakfast. So, brunch na. Brunch na. O di kaya naman, sobrang busy sa office. Kapag lunch siya, ano na, 3 p.m. na. What will happen inside? Prone niya na magkaroon ng gallstone and ulcer or gastritis. Why? Ang tao kasi, may biological clock tayo. Halimbawa, lunchtime, yung digestive system, naghihintayan na malagyan mo sila ng food. So, nakaantabay dyan yung bile coming from gallbladder na pagkumain tayo, siya yung magtutunaw ng mga oily, fatty meal natin. Yung stomach naman natin, nakaantabay dun yung hydrochloric acid, pantunaw din. Kaso, pag hindi tayo kumain, what will happen to the bile and hydrochloric acid na inihanda ng katawan natin? So, yung bile, siya yung magkakurdle by itself. So, siya yung mabubuong gallstone mo. No? So, yung hydrochloric acid naman, siya yung gagasgas sa tiyan mo na kung paulit-ulit yung nangyayari, bubutasin niya yung stomach mo. Magkaka-ulcer ka. Is so, there any other natural means, Doc, para ma-address tong pagkakaroon ng dyspepsia? Okay, so halimbawa, wala pang pambili ng gamot, wala pang gamot. So, saging, napakamura lang ho, readily available, saging at tubig. Kasi ang banana is very much alkaline and low acid yan. And nakakatulang siyang mag-neutralize ng stomach. At saka ang maganda sa banana, kino-coat niya kung saan yung may sugat, may gasgas doon sa ating esophageal or stomach lining. Aside anong klaseng saging, Doc? Latundan, lakatan, saba? Any kind of saging. Ano yan? Maganda yan sa tiyan. Okay. Para siyang aspalto, tatakpan niya yung may mga lubak. Ganun ang saging. Rich in pectin din siya, which is a soluble fiber na nakakatulong sa flow ng food through yung digestive system. Parang mas madali kang mabusog. So, mas less likely kang kain ang kain. And water naman, syempre ang tubig. Saka ang pag-inom ng tubig, sip by sip lang. Huwag yung... So, kasi ang pH ng water, 7, which is neutral. So, hindi siya acidic. Kaya makaka-neutralize din siya ng acidity sa stomach. And mawawash out nga yung acid from the esophagus. Aside from mawawash out nga yung acid, madadilute niya yung acid sa stomach. So, may relief sa pasyente. And kailangan ang water lukewarm. Huwag malamig, lalong sasakit ang tiyan ng pasyente pag malamig ang ininom. Kailangan lukewarm kasi para mag-constrict yung mga blood vessel, mag-relax yung muscle, matatanggal yung pain. Okay. Ano-ano pa nga po ba, Doc, yung mga prevention tips na pwede nating ma-share sa ating listeners and viewers para nga po makaiwas dito sa dyspepsia para ma-enjoy naman nila yung holiday season, di ba? Yes, no? Kasi nga, maraming parties yan, ano? So, correct. Ayun, number one, avoid large and avoid overeating. Walang large meal, no? So, eat smaller meals and more frequent. Paunti-unti, so okay na yung 6 times a day kesa sa na small meals kesa sa 3 times pero large meals. Avoid trigger foods. So, syempre, ano ba yung mga trigger foods? Fatty foods, spicy foods, carbonated beverages like soft drinks, anything with caffeine. Basta may caffeine, acidic yan.
And also, syempre, alak. Mm-hmm. Chew your food well. Sumali daw yung kumakain tayo, umiinom tayo ng sabay. Kaiba daw, wag munang uminom. Iinom tayo pagkatapos kumain. And hindi rin immediately. Mas maganda kung kaya mo ng mga after an hour or more. Why? Kasi pag uminom ka, nawawash out mo yung digestive enzyme. Okay. Eh, yung digestive enzyme ang magtutunaw nung kinain mo. So, mas lalo kang magdi-dyspepsia pag sinasabay mo yung pag-inom. Kasi, hindi ka matutunawan. Ganun, no? So, kaya lang, pag may edad na, hindi nila kaya yung delay matagal pa. Ng pag-inom ng tubig. Kasi, kulang na yung saliva nila. And, eat more fiber, of course, like fruits and vegetables. Kasi, mas mag-move ng bowels regularly ang pasyente, mas less likely kang mag-dyspepsia. And, ayun, eat regularly on time kasi ayaw natin ng nalilipasan. Oo. Kaya yung sinasabi ng matanda na kumain ka kahit konti. Mm-hmm. Ha? Para hindi ka magkasakit. Kasi nga naman, kahit biskuit lang yung kinain mo, na-use up mo yung bile sa gallbladder. Okay. And hydrochloric acid. And choose, of course, healthy foods than junk foods. Then, yung water. Mm-mm. So, kailangan yung daily recommended allowance ng tubig, kung ilan ang dapat para sa timbang mo, kailangan makomply mo yon. Basta weight in kilos times 50 divided by 250. Makukuha nyo kung ilang basong tubig ang dapat sa inyo. And after eating, wag hong matulog at mahiga. Oo, no? Minsan busog na busog, biglang hihiga na sa kama, no? Mag-stroll after eating, no? Nakakatulong yun sa digestion. And yung pagkakaroon ng regular exercise, ha? Hindi yung paminsan lang. Regular exercise, mas nakatutulong yun sa regular food digestion natin. Mm-hmm. And yun, check who is preparing your food, whether it is clean or not, no? Kasi germs can also cause dyspepsia. So kahit na mga ano nga eh, mga malalaking restaurant, hindi mo nakikita ang kitchen yan eh. Mm-mm. So one of the best foods that we can eat, maganda pa yung may baon ka, ikaw ang gumawa. Alam lutong bahay pa rin talaga the best, di ba, Doc? Yes, oo. So always remember that germs can also cause dyspepsia. Okay. Para nga po, Doc, sa mga interesado, nabanggit nyo kanina, ano, yung mga detoxification, paano nga po rin ba makakatulong itong vector scan, detoxification, and blood cleansing sa pag-address ng dyspepsia? Okay, of course, ang vector scan, maa-address niya ano yung, saan galing yung dyspepsia mo? Galing mm-hmm. ba sa stomach? So may gastritis ka ba or ulcer? O galing ba sa liver and gallbladder? May gallstone ka? Or may parasite ka? Sasabihin nyo ng vector scan nang hindi ka nagpa-invasive procedure, hindi ka nagpa-endoscopy, or hindi ka nagpa-gastroscopy. So, may isusuot ka lang na headset, and right there and there, malalaman mo kung ano yung cause ng dyspepsia mo. And also, marurule out mo kung galing sa stomach cancer or any kind of cancer sa katawan. So, doon pa lang, medyo na-warningan ka na ayun, meron kang cancer pala. And ang type A na blood, mas prone sa stomach cancer. Mm-hmm. While ang type O na blood, mas prone sa stomach ulcer. Okay. Then, of course, pag alam na natin, mag-a-undergo ng detoxification program ang pasyente, syempre malilinis yung mga basic organ. They will remove parasite, na kung bulati ang cause. Malalaglag din yung gallstone, sasama yung sa pupo ng pasyente. And ayun, makiklean yung buong digestive system, mas madaling maghilom yung gastritis or ulcer. Then kung may H. pylori, makikita din natin yun sa vector scan, so magagamot, magbibigyan ng antibiotics. Blood cleansing, of course, will kill the germs, especially H. pylori, parasite. Mm-hmm. Wash out and hydrate the blood vessel. So, mai-improve ang blood flow doon sa digestive system natin. May solusyon naman at may maitutulong naman yung ating clinic, ano, Doc, sa Makati. Yes. Para nga po sa mga interesado muli, ang inyo pong clinic address and hotline number para po makapag-set sila ng appointment. And your schedule as well, Doc, dahil nga po holiday season.
Okay, so kami, ang schedule namin, ano pa rin, still the same. Every day, late afternoon, no? But kailangan magpalista sila, wag i-avoid yung walk-in. Baka mataon wala ako sa clinic, no? So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Yung may mga dyspepsia po, huwag niyong i-underestimate kasi baka ho mamaya ay symptoms ito ng isang deadly disease which is stomach cancer. Okay. So, sa madaling salita, wag po natin ipagsawalang bahala yung nararamdaman natin, ano? Magpakonsulta po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Maraming salamat, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Advance Merry Christmas! Advance Merry Christmas! Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion, dyspepsia. Naway ma-enjoy naman po natin ang ating holiday season at kumain po tayo ng dahan-dahan dahil may pagkain pa bukas. Marami pang matitira. Inyo rin pong nakasama, Ella ni Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mga kalunas, hanggang bukas, dito.